Isang big-time oil price hike ang nakaamba sa susunod na linggo. Kung magkano, alamin sa ulat ni Naomi Tiburcio. Nitong Martes, nagwakas na ang pitong linggong sunod-sunod na bawas presyo sa diesel at anim na linggong sunod-sunod na bawas presyo sa gasolina nang ianunsyo ng mga kumpanya na nangisang taas presyo sa lahat ng produktong petrolyo. Inaasahang magpapatuloy pa ito hanggang sa susunod na linggo. At sa pagkakataong ito, big time ang oil price hike sa diesel. Batay sa ating industry source, ipinapakita sa unang apat na trading days na 5 piso at 40 sentimo hanggang 5 piso at 70 sentimo ang naghihintay na aumento sa kada litro ng diesel. Piso at 30 sentimo hanggang piso at 60 sentimo naman ang aumento sa kada litro ng gasolina. Ang mga motorista, napakamot na lang ng ulo nang marinig ito. Maghigpit na naman ng Sintron. Ngayon gagawin natin, medyo hindi ko na gagamitin mo ni sakyan at mag-commute na lang. I-extend na naman ang oras. Hindi sa alas 5, alas 6 ang uwi. Gagawin na lang alas 7, alas 8. Hindi ko wala na. Uwian na. Yun ang sinabi ko sa amo ko eh. Sir, pag tumaas ang tumaas yan, hihinto muna ako. Hihinto muna ako ng pagmamaneho. Oo. Kasi wala eh. Walang mangyayari. Kawawa naman kami. Paliwanag ng DOE, sumipa ang demand sa pandaigdigang merkado ngayong taglamig sa ilang bansa na gumagamit ng petroleum-powered heating products at maliban pa dito. May mga bansa din po na harvest season nila. So ganun din po ginagamit ang petroleum products. So dahilan po dito para tumaas ang demand o pangangailangan sa petroleum products, kaya nagkaroon ng mahala na po na pagbili. Ang binabantayan sa ngayon ng mga nasa industriya na lang isa yung panunumbalik ng Iran sa oil market oras na maging matagumpay ang kanilang nuclear deal kasama ang Estados Unidos. Ayon sa Department of Energy, higit na makakatulong ito para madagdagan ang produksyon ng langis sa pandaigdigang merkado. Pero sa ngayon po kasi, nasa ganong discussion pa rin po yun. Puro mga speculation na po. Hopefully, kung maayos po yung issue ng deal ng Iran as well yung sanctions sa Venezuela, so makakadagdag po sila sa world supply ng petroleum products. Habang hinihintay ito, payo ng DOE, bumisita sa kanilang website para malaman kung aling gas station ang nagbibigay ng diskwento sa mga nasa transport sector. Naomi Tiburcio, para sa Bayan.